First time kong mag-attend ng Misyong Pilipino. Kasi magpapagaan talaga ng loob yung Misyong Pilipino. Marami akong natutunan sa Misyong Pilipino. Kaya taon-taon, panata ko na rin to. Alam kong may mapupulot akong bagong aral. And at the same time, alam kong nakikipag-usap sa akin si God. Pagdating ng Misyong Pilipinong ito, binibigyan ka ng kalakasan, binibigyan ka ng strength para ipagpatuloy mo yung ating journey sa buhay na ito. Lalong-lalo na nag-iisa tayo rito sa bansang ito. Dahil malayo ako sa pamilya ko, parang kahit papano, naiibsan yung pangungulila ko sa kanila. Siya yung nagbibigay ng lakas sa aking pananampalataya. Ang main reason ng pag-attend ko dito sa misyon, dahil alam ko na sa kada taon na pagpunta ko, meron at meron akong bagong matututunan, lalo na sa aking spiritual development. Ano mang problemang tatahakin natin ay parang pakiramdam ko ay napakagaan dahil nandyan lagi ang presensya ng Panginoon sa atin. Atin kami para ma-renew yung faith namin. Mahalaga ang Misyong Pilipino Mass para sa connection natin sa Panginoon at saka spiritual enhancement. Sa Misyong Pilipino, nakikita ko yung masigit na pagbabago para sa akin, lalo na sa pananampalatayang Katolikong Pilipino. Iba kasi yung experience na nadarama natin dito sa Misyong Pilipinong ito. Nakaka-inspire kasi siya, nakakaingan, masaya ang pakiramdam pag lalo kong makumpleto mo mula umpisa hanggang sa huli. Kasi masarap talaga sa pakiramdam. Every year kami nag-attend ng Misyong Pilipino. Basta may Misyong Pilipino, hindi kami talaga papalta na dumadalo kami every year. Of course, 100% dadalo pa rin kami. Misyong Pilipino, para sa akin, blessing to para sa mga katulad naming OFW. Definitely attend at attend ako ng 2016 Misyong Pilipino to have a continuous spiritual development. Oo naman, attend ako. At syempre, alam ko may matututunan akong bago. Yes, definitely yes. At hindi lang ako. Sasama ko na rin ang kapatid ko at mga relatives ko na nandito. Hindi ko talaga papalagpasin ito.